Halina't magbilang, makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang asignaturang Mathematics para sa ikalawang baitang. Ito ay napapaloob sa Quarter 4, Week 1, Milk-based Lesson 1. Ang paksa natin sa araling ito ay tungkol sa pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clock. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share! Sa nakalipas na taon, ay natutuhan mo ang paggamit ng orasan, ang pagsabi at pagsulat ng oras, at paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa pagtukoy ng oras. Sa araling ito, matutuhan mo ang pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clocks. Handa ka na ba? Halika, simulan na natin ang aralin. Tingnan ang halimbawa. Suriin kung paano basahin at isulat ang angkop na salita gamit ang PM sa analog clock. Ito ang halimbawa ng analog clock. Paano kaya natin basahin at isulat ang oras na makikita sa analog clock? Ang oras ay 1:25 p.m. Ito ay maaari nating sabihin o isulat ng ika-isa at 25 minuto ng hapon. O di kaya'y 25 minuto makalipas ang ika-isa ng hapon. Maaari ring 35 minuto bago maging ikadalawa ng hapon. Tingnan ang pangalawang halimbawa. Suriin kung paano basahin at isulat ang angkop na salita gamit ang AM sa digital clock. Ito ang halimbawa ng digital clock. Ang oras ay 7:55 AM. Ito ay maaari nating sabihin o isulat ng ikapito at 55 minuto ng umaga. O di kaya'y 55 minuto pagkatapos ng ikapito ng umaga. Sa oras, ang ibig sabihin ng AM ay antemeridiem. Ibig sabihin before midday. Ang AM ay mula ika-12:01 ng madaling araw hanggang ika-11:59 ng umaga. Ang PM naman, ang ibig sabihin nito ay post-meridiem. Ibig sabihin, after midday. Ang PM ay mula ika-12:01 ng hapon hanggang ika-11:59 ng gabi. Iba pang halimbawa, iguhit ang oras na 4:50 p.m. sa analog clock at isulat ang angkop na salita nito. Naiguhit mo na ba? Narito ang oras na 4:50 p.m. sa analog clock. Ang malaking kamay ay dapat nakaturo malapit sa ikalima. Ang mahabang kamay ay nasa ikasampo. May katumbas itong 50 minuto at malapit na sa ikalabing dalawa na may katumbas na 60 minuto o isang oras. Ang oras na 4:50 p.m. ay maaaring basahin at isulat sa pamamagitan ng sumusunod na mga salita. Una, ika-apat at 50 minuto ng hapon. Maaari ring 50 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. O di kaya'y 10 minuto bago maging ika-5 ng hapon.
Tandaan mga bata, ang mahabang kamay sa orasan ay kumakatawan sa minuto. May katumbas na 5 minuto ang bawat hakbang na bilang. Simula tayo sa 1, ito ay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, at 60. Pagdating sa 12 ay 60 minuto o katumbas ng isang oras. Ang maikling kamay naman ay kumakatawan sa oras. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin at isulat sa kahon ang angkop na salita ng bawat oras sa analog clock. Unang bilang, pangalawang analog clock, pangatlo, pang-apat, at ang panglima. Isulat sa kahon ang oras ng bawat analog clock. At isulat naman ang angkop na salita ng bawat oras sa analog clock. Naisulat mo na ba? Narito ang tamang sagot. Sa unang bilang, 3:35 p.m. Sa salita, ito ay 3:35 minuto. Pangalawang bilang, 1:30 p.m. Sa salita, ito ay 1:30 minuto. Sa pangatlong analog clock, 8:55 a.m. Sa salita, 8:55 minuto. Pang-apat na bilang, 4:05 p.m. Sa salita, 4:05 minuto. At ang panglimang bilang, 5:45 a.m. Sa salita, 5:45 minuto. Ganito rin ba ang sagot mo? Magaling kung ganon! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin at unawain ang mga oras na nakasulat. Isulat sa digital clock at iguhit sa analog clock ang angkop na oras. Unang bilang, 30 minuto makalipas ang 10 ng gabi. Naisulat mo na bang iyong sagot? Sa digital clock, 10:30 p.m. At ito naman sa analog clock. Ganito rin bang sagot mo? Magaling kung ganon. Pangalawang bilang, 7:10 minuto ng umaga. Sa digital clock, 7:10 a.m. At ito naman sa analog clock. Nakuha mo bang tamang sagot? Magaling kung ganon. Pangatlong bilang, 45 minuto bago maging 6 ng umaga. Sa digital clock, 5:15 a.m. Sa analog clock naman ay ganito. Tama ba ang iyong sagot? Magaling kung ganon. Pang-apat na bilang, 8:15 minuto ng hapon. May sagot ka na ba? Sa digital clock, 8:15 p.m. Ito naman sa analog clock. At ang panglimang bilang, 20 minuto makalipas ang 3 ng hapon. Ano ang sagot dito mga bata?
sa Digital Clock, 3:20 p.m. At ito naman sa Analog Clock. Ganito rin ba ang sagot mo? Mahusay! Naibigay mo ang tamang sagot. Paalam mga bata! Hanggang sa muli!